kukuha ba tayo ng kwarto, anak? Ako pa. Halos makilala kayo nung may-ari mo karinderya kanina eh. Eh, hindi naman siguro lahat nakapanood ng balitang yun. Pero lalabas yung sa dyaryo bukas. Mahirap na. Ako, anak, okay lang ako dito. Eh, kaso naaawa lang talaga ako dito sa apo ko eh. Matatagalan pa bago makabalik kami dito ulit. Dahil lalong gumulo ang sitwasyon. Kinagabayan niyo po kami ni RJ. Rachel, huwag na kayong bumalik ng San Felipe. Bakit? Pinapahanap kayo ni Daddy. Iniisip niya na alam niyo kung nasaan si Levi at pati niya si Falcon at Anita. Pero wala na naman kaming kontak kay Levi eh. Hindi to alam ni Daddy. At si RJ, sabihan mo siya na huwag niya sasagutin yung tawag ni Jonathan. Inutusan si Jonathan ng kipagkita kay RJ para mahanap din kayo. Ganun ba? Sige, sige. Salamat, Apola. Nandito kami sa sementeryo sa San Felipe. Pero paalis na rin kami. Apol, maraming salamat sa tulong mo. Alam kong... Walang kinalaman dito ang problema namin ni Gina. Ayoko lang talaga ng ganitong gulo. Sige, salamat. RJ, kailangan na natin umalis. Pinapahanap na tayo ng mga tauhan ni Guato. Pinapahuli na tayo. Bakit? Dahil akala nila nakasabot natin si Levi. Halika na. Halika na. Nangako ka, di ba? Tayong magkakampi. Jonathan, sabi ni Rachel, wala siyang kontak kay Levi. Jonathan! Maniniwala ka sa kanila? Sa kay Daddy, ha? Jonathan, parang awa mo na. Ayaw mo yung gulo. Jonathan! Parang traidor mo kami ni Daddy.